boss niya. Muling nagising ang batang lalaki sa kanyang bangungot. Ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan na nais na niyang malimutan ay gabi-gabi niya nakikita sa kanyang panaginip at paulit-ulit siyang ginagambala. Takot na takot ang batang lalaki na makatulong muli. Kaya isang araw, pumunta siya sa isang mangkukulam at nagmakaawa. Nakikiusap ako. Burahin mo ang aking masasamang alaala upang hindi na ako bangunguting mali. Ibibigay ko ang puso't kaluluwa ko. Tuparin mo lamang ito. Ilang taon na lumipas at ang batang lalaki ay naging ganap na ang binata. Hindi na siya binabangungot sa kanyang pagtulog. Ngunit hindi pa rin siya lubusang masaya. Isang gabi, ang mapulang kabilugan ng buwan ay nagliwanag sa kalangitan at muling nagpakita ang mangkukulam upang balikan ang kanilang kasunduan. Sinigawan ng lalaki ang mangkukulam na puno ng hinanakit. Wala na nga ang aking masasamang alaala. Ngunit bakit? Bakit hindi pa rin ako masaya? At ayon sa kanilang kasunduan, kinuha ng mangkukulam ang kaluluwa ng binata at sinabi, ang mga masasamang alaala, mga alaala ng lubos na panghihinayang, mga alaalang nakasakit sa ating kapwa at sa ating sarili, at mga alaala ng paglisan. Tanging ang mga taong itinanim ang mga alaalang ito sa kanilang mga puso, ano malaking mas malakas, mas may malasakit, at lubos na umuunawa. Sila lamang ang nakaaatim ng tunay na kaligayahan. Kaya huwag mong kalimutan ang mga ito. Alalahanin mo itong lahat at pagtagumpayan mo. Kung hindi mo ito malalampasan, mananatili kang isang bata na hindi umuusbong ang kaluluwa kailanman.